apa? Welcome back sa aking channel. Panibagong kalaman na naman tayo. Ito. Ang video naman natin ngayon ay sahig muna. Ano to? Purpose of ABR automatic voltage regulator. Ano daw yung purpose? Bakit kailangan natin ikabit yung ABR? Alam niyo ano ko na nung ibig sabihin ng ABR? Yan, camera. Automatic voltage regulator. Paintindi ko muna na sa inyo kung anong ibig sabihin ng voltage regulator para maintindihan ninyo. Okay. Siyempre, ewan ko sa... Alam niyo ba yung regulator na ginagamit natin sa pagluluto? Yung sa gasol? Regulator kasi ang tawag dyan eh. Yung siniswitch on mo yung lever niya para mayroong lumabas na na apoy. Tapos pag hindi mo na ginagamit, kino-close mo, di ba? So ibig sabihin ng regulator, ikaw nagre-regulate, ikaw yung nagre-regulate, ikaw yung nagko-control ng flow ng gas na lumalabas doon sa tangke mo, di ba? Pero dito naman sa kunin ko sa ito, ABR. Pag sinabing ABR, hindi naman ikaw yung nagko-control. Siya na ang nagko-control ng voltage dito. Hindi na ikaw na mismong tao ang nagko-control, nag-sini-switch mo siya. Itong ABR, siya na mismo yung nagko-control ng voltage. Okay, ito yan ha. Explain ko sa inyo. Dito sa amin sa Pilipinas, yung normal dapat na current or voltage is 220. Alam nyo ba na yung lumalabas sa outlet hindi 220. Kaya nga alam nyo yung nag-fluctuate minsan yung ilaw nyo namamatay. Tapos alam nyo yan eh. Yung naglo-low voltage, ibig sabihin, nagpa-fluctuate, di ba? Mamatay yung ilaw nyo, tapos maya-maya. Bukas naman. Kapag naglo-low voltage, alam nyo. Pero kapag nag-high voltage, hindi nyo mararamdaman. Di ba? Pag nag-high voltage, usually, yung mga bumbilya natin sa bahay, napupundi. Tama? Pero minsan yung iba yung pagkaintindi nila pag paano kung bibili mo lang ng bumbilya tapos pagkalipas ng isang buwan, dalawang buwan, napundi na. Isipin mo ba na sa katagalan ng gamit mo? Hindi. Nangyayari yan minsan na nagkaka-high voltage. Kaya kailangan natin gamitin itong voltage regulator. Ito para lang talaga ito sa computer. Ha, para ito. Talagang ginawa ito para sa computer. Noon, merong mga ABR na mabibigat, malalaki. No? Pero ngayon, ito na yung ginawa nila. Maganda na yung ginawa nila kasi noon, yung ABR ko kasi malaki yun eh. Hindi ko alam kung ano yung capacity na ano niya. Ito maganda ito kasi para ito sa kwan sa for isang unit talaga. So dapat ito ayan. Kabit mo diyan.
tama lang sa isang set ng computer ito. Tama lang sa isang set ng computer. Okay? So, kung meron kayong mga luma dyan na regulator para mas safe kayo, huwag niyong ikabit yung mga electric fan ninyo, yung on lang, yung para hindi kayo hindi mag-overloaded. Okay? O, balik tayo. Pagka meron kayong ABR na katulad nito, ginagamit ko, may sasakyan. Ayan. So, isa ito, para sa system unit. Ito naman para sa monitor. Ito naman para sa printer. Tapos yung isa dyan is 110 volts. So, depende kung gumagamit kayo yung may mga devices kayo dyan. Example, yung printer ninyo, 110. So, meron kayong option dyan. Okay? Balik tayo sa ibig sabihin ng regulator, no? Sa regulator, itong voltage na regulator ng ABR, siya na mismo, kaya siya tinawag na automatic kasi wala ka nang gagawin dito. Siya na mismo yung magre-regulate ng voltage. Di ba? So, ang trabaho niya, kapag nagka-low voltage, siya yung hindi niya, ano, example, 220 kayo, ano, explain ko para maintindihan ninyo. Okay? Example, 220, o 230. So, okay pa yan, yung current ninyo, yung voltage, 220, 230. Pagka lumampas na ng mga 240, mataas na yan. So, maaari nang pumutok yung fuse ninyo dito. Okay? Asahan ninyo na kapag kinabit ninyo yung ABR ninyo dun sa computer nyo, asahan ninyo na anytime puputok itong fuse. 5 ampere lang yung fuse dyan eh. Okay? Yung iba kasi hindi alam. Alam nyo, sandali lang, meron akong Okay. Balik tayo. naalala ko nung nakaraang video ko, sinabi ko na huwag kayong gumamit ng huwag nyo hayaan gumamit kayo ng computer na wala kayong antivirus. Diba? So, ito naman, sa video ko, huwag nyo naman hayaan na gagamit kayo ng computer na wala kayong ABR. Okay? Alam nyo na kung anong purpose ng ABR. Siya yung nagre-regulate ng voltage nyo. So, kapag nag-low voltage kayo sa bahay ninyo, siya yung magko-control. Automatic niyang kinokontrol yung voltage na lumalabas para hindi masira yung computer ninyo. Lahat na nakakabit dito, hindi masisira. So, tandaan nyo mabuti ha. Itong ABR na ito para sa isang monitor, isang system unit, isang printer. Yun lang. Huwag na kayong magkabit ng radio o electric fan dito ha. Pang computer lang ito. Okay? Ngayon naman, maya-maya papakita ko sa inyo kung paano yung voltage na lumalabas sa outlet. Pag-usapan naman natin kung ano ang mangyayari kapag hindi kayo nagkabit nito sa computer ninyo. Ano ang posibleng mangyari? Ganyan kasi yung
video ko, ganyan ako mag-video para maintindihan ninyo. Maintindihan ng hindi alam. Okay? Ano ang mangyayari pag hindi ninyo kinabit ito sa computer ninyo? Okay? Oh, ganito. Yung unang masisira, example, nagkabit kayo ng system unit direct doon sa may outlet. Oh, 220. Diba? Pagka nagka low voltage sa bahay ninyo, usually mamamatay yung computer ninyo, turn off. Tapos dahil ATX yung power supply ninyo, hindi na siya babalik. So magte-turn on lang siya kapag na-turn on nyo na yung system unit nyo, di ba? Ganun yun. Pero pagka nag-high voltage, alam niyo kung anong mangyayari? Alam niyo, puputok yung power supply ng system unit ninyo. Kung nadala yung hindi ako nakadala ng power supply, gusto ko sana ipakita yung power supply. Mamaya na lang papakita ko sa inyo para makita niyo yung power supply ng computer. Okay? Yung sa monitor naman, yung power supply ng monitor ninyo, yun naman ang masisira. May supply, may mga power supply yan eh. Merong power supply system unit. Meron ding power supply yan, yung monitor ninyo. Okay? Sa printer naman ninyo, yung puputok doon, yung adapter ninyo. Yung printer nyo mismo, hindi masisira yan. Pero yung adapter nyo, yun ang masisira. Okay? Okay na. So, pag bumili kayo ng AVR, katulad nito, 5 ampere yan, oh, yung fuse niya. Ganito nyo lang tanggalin, no? Oh. Ito yung fuse niya. Tapos na tayo, no? Ipuputok yung adapter ng printer. Tama ko? Okay. Kapag bumili kayo nitong AVR, automatic voltage regulator, ito yan. Merong direction dyan, no? Kung paano nyo tanggalin. Madali lang naman. Okay. Yan yung fuse niya. Okay. Yan yung fuse niya. Bumili kayo ng maraming fuse. Ayan. Tulad nito. Maraming fuse. Ayan. Huwag kayong maglagay ng ano dito. Ng mga wirings na para lang mag-connect siya. Tapos ma-turn on ninyo ito. Huwag. Alam nyo kung bakit. Kasi hindi na ito makakaprotect ng computer ninyo. Kapag naglagay kayo dyan ng mga wires, ito na mismo yung AVR ninyo yung puputok. Ito na mismo yung puputok. Tapos yung ganun din sa computer ninyo, puputok yung mga power supply ninyo. Wala nang silbi ito. Ito. Maaring pumutok ito. Maaring pumutok yung mga kuhan ninyo. Wala na. Wala nang silbi ito. Itong AVR. Kapag nilagyan ninyo ng ano yan. Yung wiring. Yung mga ano. Dapat ito talagang ilagay ninyo. 5 ampere na fuse. Okay? O, bumili kayo ng marami. Yan. Anong gusto mo? Ito lang yung pumutok? Ito lang? O yung computer mo mismo? O,
Ganito ah. Share ko muna sa iyo yung sa inyo yung experience ko kasi sabi ko nga nagre-repair ako ng computer. Share ko lang sa inyo. Meron akong naging nagre-repair po nung dati isang nung computer. Nagre-repair ako ng computer. Eh, sabi ko dalhin niya lang yung system unit niya. Nung dinala niya, binuksan ko. Okay naman, wala namang sira. Tapos sabi ko, okay naman, wala naman. Tapos ininsist niya talaga na meron daw, merong sira. Sabi ko, so ang ginawa niya, pumunta siya talaga dito, dala niya ulit yung system unit niya, dala-dala niya. Sabi niya, tingnan ko nga. Sabi niya sa akin, bakit? Bakit nung kinabit ko sa bahay, wala. Walang power, wala. Hindi ko mapin, wala. Walang power sa system unit. Bakit ganun? De, pumunta siya sa akin, ano, kinabit ko doon sa shop ko. Laking gulat niya nang inaandar ko. Maandar naman. Okay naman kasi meron akong monitor din eh. So system unit na yung system unit niya lang yung pinadala ko. So nakita niya na okay talaga yung computer niya. Sabi ko sa kanya, pero baka merong problema dun sa connections mo, kung mga connections mo dun sa inyo, sa bahay niyo. So sinamahan ko siya. Kasi sabi niya, halika nga, ipakitignan mo na lang. Alam niyo, laking gulat ko kasi tinignan ko yung mga connections niya doon. Okay naman. Except lang na yung ABR. Magamit siya ng ABR. Meron siyang ABR. Ang kaso lang, yung ABR niya, nahirapan akong buksan yung sa matigas. Matigas kasi. Nagulat ako kasi yung parang may papel. May papel na nakasiksik dito. Ayan o. Papel na matigas. Nung buksan ko, nakarolyo na ako. Yung, alam nyo yung sa loob ng, ano, sa loob ng, yung pack ng sigarilyo. Yung parang, yung silver, yung may papel, tapos yung likod niya, parang may silver. Conductor kasi yan eh. Yun yung ginawa niya. Hindi siya bumili ng fuse. Katulad nito, oh. Hindi siya bumili. Nilagyan niya lang ng kuhan. So tinanong ko siya, bakit nilagyan mo ng ganun? Kasi daw nagmamadali siya nung time na yon. Tapos siya din naman. Inamin niya sa akin siya daw yung magamit. Nakalimutan daw niya bumili. Kaya tinuro ko sa kanya na huwag mo hayaan kasi pag ginawa mo yan, mawawala, wala na yung silbi nito, wala na, parang ganun din, parang dinirect mo na yung computer mo na hindi mo kwento. Kasi yung purpose nito, ito importante eh. Yan, importante yung fuse na yan. Okay? Importante talaga yan. Kung meron kayong mga UPS dyan, alam nyo naman yung UPS, yung uninterruptible supply. Di ba? Kung meron kayo niyan, pwedeng huwag nyo na gamitin ito. Basta meron lang fuse sa likod. Ganyan. Para meron kang protection. Okay? May kamahalan lang, pero ito kasi mas practical ito eh. Mas practical ito. Okay, pero maganda din yan. Yung UPS, an uninterruptible power supply. Kaya okay din yan. So pag meron kayo niyan, huwag nyo na gamitin ito. Basta meron lang siyang fuse sa likod. Okay? Pasensya na kayo, medyo natagalan ako kasi nag-prepare ako ng ano. Kasi
gusto ko hindi lang explain, gusto ko ipakita din sa inyo. Para nagprepare ako ng camera na ano. Okay? Okay. Ito, pag gumagamit naman kayo ng laptop, ito yung kuha ninyo, yung adapter ninyo, okay? Masdan ninyong mabuti, meron dyang label na nakasulat sa ibaba, input volt is 100 to 240. Ayan, hindi siya makita. 100 to 240. Okay. Kasi ako sa laptop ko, hindi ko dinadirect ito sa plug eh. Pinakabit ko ito dito. Bumibili talaga ako ng AVR, separate na AVR para sa laptop ko. Para ma-make sure ko na regulated yung input voltage ko. Yan. Para hindi din masira ito. Kasi alam nyo, yung adapter ko sa laptop, nasira. Yung ginagamit ko ngayon, universal na. Nung sinimulan kong gamitin ito sa laptop ko, nag-okay na. Nag-okay na siya. Kasi nahirapan ako na hanapin yung adapter para talaga sa laptop ko. Buti na lang meron akong nakita na universal. Tsaka okay naman kasi yung output volts niya is mga 200 milliamp or 2 amps. So okay naman. So okay din yon, kung basta as long na kuan lang, pwede kayong gumamit ng universal na kuan. Pero ako, ito yung paraan ko. Kung gusto nyo na ma-make sure na hindi masira din yung mga masira yung mga adapter ninyo sa laptop, pwede nyo gamitin ito. Ito para sa laptop ko talaga ito. Kita nyo, hawak-hawak ko na. Diba? Kasi yung sa desktop computer ko, nakakabit na yun dun. Okay? Ngayon, ipapakita ko na naman sa inyo. Kung yung voltage na lumalabas sa current. Yung sinabi ko nga kanina, okay? Para makita niyo. So iset niyo yung multimeter niyo sa 750 volts. Okay? Kasi yung nakalagay sa tabi niya is 200 volts 230 yung voltage natin dito. So masisira itong multimeter kapag nilagay ko sa 200. So dapat mas mataas. Okay? So nilagay ko siya sa 750 volts. Okay? Yan. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano gamitin ito. So okay lang magkabaliktad ha. Okay lang magkabaliktad. Para makita ninyo kung paano mag-test. Okay? Ayan siya. Nakikita ba?
Nakikita ba? 230 volts? Hindi ko kasi makita eh. Ayan, 231 volts. Okay, yan kapag yung nangyayari kapag kinonek natin direct sa plug. Okay? Okay. Tapos oh, naka-power on, oh, ABR, okay? Naka-connect yung ABR natin. Ayan, naka-connect siya. Kita pa. Ayan, 245 siya dyan. Ayan. Okay, nakita ninyo? Okay. Ganito yan ha. Pinakita ko lang sa inyo kung paano test yung lumalabas na voltage doon sa outlet tsaka dito sa ABR. Okay? Nakita niyo na halos pareho lang, wala, ano? Magkapareho lang. Pero magkaiba yan kasi lahat ng lumalabas dito kontrolado na nitong ABR. Pinokontrol na niya. So automatic niyang kinokontrol yung voltage na lumalabas na dito. So example, 220 ano? 220. Sinaksak ninyo 220. Example, yung normal voltage natin dito is 220 or 230. Ganun, ano? Kapag ka nagka-low voltage, biglang nag-low voltage, example, biglang nag 215. Masyadong mababa na, di ba? So iko-control nito, iko-control niya. Sa outlet mo, biglang babagsak yan. Pero pag dumaan ka dito sa ABR, magiging kwan lang yan. Pag bumagsak siya, magiging 228, 225 lang. Ganon. Kukontrolin nito. Yan. Ganon din kapag ka nagka-high voltage. Pag nagka-high voltage naman, example, umabot siya ng 250 volts. Mataas na sa normal, di ba? Kasi yung normal, mga 220, 230. Kapag sa outlet mo, pag lalabas doon, 250 talaga, mga ganun. Pero pag ginamit mo ito, lalabas siya na mga, pag ginamit mo, lalabas lang na 245. Kukontrolin ito. Okay, naintindihan nyo na? Okay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Okay. So nakita ninyo, madali lang, di ba? Importante ito, yung fuse niya. Importante 'yan. Bili kayo ng maraming fuse. Ito na, pinakita ko ito. Ito. Mura lang ito, nabili ko 'to sa electronic supply.
sa mga electronic supply ninyo mabibili ito. Yung mga nag yung presyo yata nito mga piso, 2 piso. Ganun lang. Isipin ninyo mura lang. Anong gusto nyo? Kasi pagka wala kayong protection, pagka nagka-high voltage, masisira talaga yung computer nyo. Kaya ito, highly recommended ko talaga itong ABR. Okay? So, ayan. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong na naman ako. Lahat ng mga hindi gumagamit ng ABR dyan, ako, gamitin ninyo ito. Okay? Kung meron kayong mga lumang ABR dyan, yung mga kwan, okay din yun. As long na merong mga, ano, yung piliin ninyo yung 5, ano lang ha. Indicate ko dyan yung fuse ninyo dapat 5 ampere lang. Huwag na kayong kumuha ng ano, mas maganda kasi yung manipis. Yung kwan niya. 5 ampere lang. Huwag kayong kumuha ng ampere na yung 10 ampere, huwag. Mas mababa, mas maganda. Okay? Mga 2.5 ampere or 3 ampere. Basta huwag lalampas ng 5 ampere. Para meron kayo talagang protection. Okay? Mga 3 ampere, ganun. Okay. Okay, maraming salamat. Sana nagustuhan niyo yung video ko. Sana meron naman ko yung natutunan. Like niyo na lang tapos i-share niyo sa mga kaibigan niyo para makatulong din tayo. Tsaka i-click niyo yung subscribe button para ma-notify ka sa mga i-upload ko pang mga videos. Marami pa. Marami pa. Okay, ilan lang ito. Ito nagawa ko lang ito kasi naisip ko lang. Meron kasi akong pinaghahandaan na setup dito sa workroom ko, yung mga lightings, camera. Kasi hindi naman pwede na explain lang ako ng explain eh. Kailangan din natin ipakita kung paano. Tama. So ito, hindi ko naman talaga kailangan ng camera. 'Di ba? Na mag-focus. Madali naman, wala ka namang fuse lang ito. Okay? Fuse lang. Ito importante dito, talagang gamitin niyo ito, okay? Meron akong gagawin ng mga videos. Doon kailangan ko talaga na para makita niyo kung paano ko inaayos. Okay, ito lang muna yung inuna ko kasi madali lang tsaka importante na matutunan talaga ninyo. Okay? Maraming salamat sa panonood.